Ano yung tanong mo, Lupen? Kuya Pet, ano gamit mo? Kamay. Kamay lang gamit ko, wala lang iba. Ikaw ba, ano ba gamit mo? Nilalagyan ko lang ng lotion minsan. Ikaw ba? Nilalawayan mo lang. Ano bang tanong mo? Ano bang tanong mo? Okay. Alam mo kasi ng tanong mo eh. Sino naman itong maapak na to? Igi nga kita. Kanina, para po magkaroon ng tamang sagot, eh dapat po tama ang tanong ninyo. Kagaya ng tanong ni Kamote, sabi niya kay Milay, bakit di ka patulog? Pwede mo naman sagutin, kasi hindi pa, ano, bakit ka pa gising? Kasi hindi pa patulog. When your IQ reaches 50, you should sell. When your IQ reaches 50, you should sell. Diba? When your IQ reaches 50, bakit, you should sell. Bakit ka pagising? When your IQ reaches 50, you should sell. When your IQ reaches 50, you should sell. Kasi di pa ako tulog. When your IQ reaches 50, ngayon, ang tanong mo rito sa akin sa PM, sabi mo. Ang gulo nitong kamote na to. Sabi, Kuya Pet, ano gamit mo? Oh, napakalawak. Kaya sagot ko dyan, kamay lang po. Kamay. Kaya tinatanong din kita eh, kung ano ba gamit mo. Okay, sino na yung kasunod? Aris. They said you were a great asset. Tama na. I told them they were off by two letters. Kung bakit kasi na-add. They said you were a great asset. I told them they were off by two letters. They said you were a great asset. I told them they were off by two letters. Okay. They said you were a great asset. I told them they were off by two letters. Aris they po, said you were a po, great asset. I told they were off by two letters. Okay. Ayan. Para po. Nako, lagot ka. Tinatanong sa akin. Kung si Kamote ba yun? Ikaw pala nagtatago eh. Ikaw pala nagtatago eh. Ayan, nabuko ka tuloy. Online ko pa. Huwag mo sasabihin. Huwag mo sasabihin. Eh, kami. Nagtatanong sa akin. Kung... Kaya ako, hindi naman ako pinanganak na sinungaling. Sinagsasabi pa naman ako ng totoo. Sabi ng nanay ko, masama raw ang sinungaling. Patay ka ngayon. Kaya sabi ko sa'yo, kung magulo eh, nabanggit ko tuloy pangalan mo. Nasaan? Sino na yung kasunod? Okay po, serious po tayo. Balik po tayo sa horoscope. Ang puta gabi na, nagtatawa ka pa rito. Si pure-blooded pala yung Aris. Okay. Sino ba itong apak ng apak na to? Parang gusto mo yun. Yung mga tao ko ayaw nang masaya. Okay, ayan. Clear na po ba ako? Ayan. Nag-mute na ako ng ano, ng room. Ayan, clear. Mas clear ako. Okay po. Okay po, ito po para sa mga taong ipinanganak sa Aris. Okay, ayon po sa bituin na aking nababasa po, iwasan ang pagiging mainitin ng ulo ng mga taong Aris para sa mga linggong ito dahil hindi ito makakatulong, lalong-lalo na sa iyong kalusugan. Sa kalagitnaan ng linggo,
ikaw ay may ilalagay sa isang kahiyahiyang sitwasyon na ayaw mo ay hindi mo naman maiiwasan. Okay? Teka lang po, Tupac Tugs. Ikaw ay lalayuan ng mga malalapit sa iyo, lalong-lalong la ng mga regular na katalik dahil sa malupit na pagbabago ng iyong katawan. Ayan. Sa linggong ito, minsan ikaw ay tatanungin ng iyong kausap kung bang ulam mo ay ebak po ba at amoy ebak na ang iyong bunganga dahil nakakaligtaan mong magsipilyo. Lang yan naman tong horoscope mo talaga, oh. Okay, sino pa ang kasunod na magtatanong ng horoscope? Wala na po ba? Ayan. Nako, Diyos ko. Taurus. Nabasa ko na yung Taurus, di ba? Oh, nabasa ko na yung Taurus. Kanina pa. Eh, halay ka kasi ng halay, kaya nalagpasan ka ng horoscope mo. Ayan, Pisces. Nabasa ko na rin yung Pisces. Ayun, Gemini. Ayan. Okay po, sa mga Gemini. Okay po, sa mga Gemini. Ayon po sa mga bituin na aking nababasa para sa taong ipinanganak para sa simbolo ng mga Aquarius, ng mga Gemini. Sa darating ng buong isang linggo, ikaw ay manatiling laging basa. Ayan. Dahil na rin sa kapabayaan mo sa iyong personal hygiene, lalaging basa ang paa mo dahil sa medyas na mahal mo at ayaw mo nang hubarin kahit na nagpuputik na ang iyong paa sa loob ng isang linggo. Lalaging basa ang kilikili mo dahil ayaw mong palitan ang deodorant na gamit mo na Johnson Floor Wax. Diyos ko day. Ang floor wax po ay ginagamit po sa sahig. Hindi po ginagamit sa kilikili yan. Lalaging basa ka ng laway sa iyong pagtulog dahil habang ikaw ay natutulog, ay bumubula ang iyong bibig ng laway. Diyos ko namang mga tao to. Oo. Ito ba ang inyong horoscope sa linggong ito? May nagtatanong pa rito. Sabi, Kuya Peter, ano po ba yung horoscope nung ano? Nung tama raw. Sabi ko, wala na mo horoscope yung tama raw. Meron dyan, ano, FX. Ayan, kung gusto mo, wala po tayo horoscope ng... Meron po tayo FX tama raw, yun. Okay po, nasa si Tupac Tugs. Tupac Tugs, type 1 po.